Hop, good morning mga kabro. Mapagpalang araw at meron tayong customer ulit na guwapo. Yan, mas guwapo kay Kagawad to mga bro. Si kabro Ivan, Ivan Isaya Ramos from Mabalacat, Pampanga. Ayan si kabro. Ito yung motor niya, Honda Beat Carb mga kabro. Poging-pogi na Honda Beat Carb. Naka-rim set. So, ang gagawin natin dyan mga bro ay i-refresh natin yung makina. Tapos may dala na rin siyang mga pyesa dito. Ganda ng langis nyo. Shell Advance Scooter. 10W40. AX7. Yan, AX7 na langis. Gusto mo? Ito yung mga pyesa mga bro. Black gasket, original, piston ring. Valve seal mga kabro. Tapos yung tornilyo dun sa may sprocket ng timing chain. Dalawang valve seal. Tapos valve seat. Tapos dalawang rocker arm or cam follower. Tapos yung tornilyo yata to dun sa kwan no bro, sa may timing chain guide no, sa may chain guide. At syempre dalawang valve spring, standard original, tapos spark plug. At isang camshaft. Yan, camshaft na original din to mga bro. Puro original na parts ng Honda Beat. Yan, original parts ng Honda Beat carbs. Okay. So, palamigin lang natin ng konti yung motor ni kabro. Dahil mainit pa yan, galing pa ng Mabalacat, Pampanga. Eh, kung kakasya lang sarap yan, ilalagay natin para mabilis lumamig. Okay, palamigin natin at baklasin natin yung makina mga kabro. Oh, bap. Okay, a few moments later mga kabro. Andito na si Kagawad. Good morning po, Kagawad. Andito ka tumaysan. Pinbanggi sa lahat po ng tao. Ayun. So, nabaklas na namin itong makina mga kabro. Sinasabi mo lang talaga na hindi ka tao eh. Pitik check. Uy, ulit. Uy. Oh my god. Wow. Bira pitik check mga bro. Ano? Ay, to may kalug na. May kalug na yan. Tapos kalug na daw yun. Oh, makalug na nga. Kasing kalug nang nagahawak. Anong tunog niya kagawad? Sigoy niyan. Ano yung tunog niya? Okay, so papalitan natin yung connecting rod dahil may tama na mga bro. Tapos dalawang sigunyal bearing. Naman, si Jaygo naman dyan. Kahit sali-dali lang. And guys. Kabro, sigunyal bearing, connecting rod. Tapos yung kanyang black mga kabro, ayan, yung black niya medyo may kanal na rin dito sa maddang dulo, sa may top dead center niya. Pag isinalpak natin yung piston, dire-diretso na siyang malalaglag. Ayun o. Kaya papareborn na rin to. So bali nabili lang kasi nito ni kabro ng second hand. Yan o. Yan, diretso laglag na. Oh, tapos may kayod na rin sa kabilaan. Ayun o, may kayod na. Okay, so ang gagawin natin dito, di bali may mga ibang dala na si kabro ng mga pyesa, ayan. Kasama to, sasalpak natin ito mamaya. Okay, so rebor, sigunyal bearing na dalawa, tapos connecting rod. Diretso align na yan mga kabro. Okay, let's go mga bro, papalitan natin itong sigunyal bearing at connecting rod, tapos rebor. Carry on. Carry on. Yeah, come on there. Let's get in, come on there. Come on there. Yeah, yeah. Carry on. Okay, so, aray ko. Birang crankcase to ah. So, nakabili na ako ng kwan mga kabro. Ayan, bagong sigunyal bearing. Napa-align na rin natin, tapos napa-rebor na rin natin. Yeah. Ayan, rebor 25 mga kabro. Tapos, Mitron brand. Kung di ako magkakamali, Germany. Engineered in the United Kingdom. Hindi pala Germany mga bro. United Kingdom. Mitron, the right solution. Wow! Yan. So okay na to mga bro. Magandang klase na rin yan. Ito yung mga nagpalitan natin. Okay. So merienda time. Nagpamerienda si kabro.
Ayan, maraming salamat sa merienda ka, bro. At ito si Kagawad, nagsasalpak na. Ayan o. Boom. Ni. Bro, may cannibal dito. May cannibal. Susunod po. Ha? Saan yung susunod? Isa pa ako. Asa yung pantulak mo? Ayaw, nasa baba mga bro. Ayan. Ang sarap. Merienda muna tayo mga bro. Tapos, pagkatapos ng malinisan tong crankcase, ay mag-assemble na tayo mga bro. Ayan. Okay, so assemblein na natin to mga bro. So bago natin isalpak yung sigunyal, yan, papainitan muna natin to gamit ang torch. Dahil kapag hindi natin papainitan to, hindi papasok ng maayos yung ating sigunyal bearing dahil mahigpit. So kailangan painitan natin to para diretso salpak. Swak na swak mga bro yung sigunyal bearing. Yun, kagaya niyan mga bro, swak na swak, hindi na kailangan pukpukin. Okay? So ayan, okay na mga bro. So bago natin takpan to, yan, tetesting muna natin yung piston. Yan, kung tatama doon sa sigunyal, ayan o. So halos magkadikit lang, pero hindi naman tumatama. Yan. Tapos, pwede na natin takpan to mga kabro. Yan. Okay, so takpan na natin to at ilagay natin yung mga tornilyo. Tapos, i-check din natin yung sigunyal. Yan. Che-check natin kung walang gewang yung kanyang sigunyal, kung maganda ba yung pagkaka-align ng ating sigunyal. Ayan. So ito, kagaya nito, medyo gumigewang siya yun sa may salpakan ng magneto. Kaya babaklasin ko ulit to, tapos ipapa-align ulit natin. Yan. Okay, so ayan na. Okay na mga bro. So bali, pina-align ko ulit itong sigunyal kanina dahil gumigewang pa. Hindi ako satisfied sa align, kaya pina-align ko ulit sa nag-align, pina-recheck ko para sigurado yung ating trabaho. Di ba, Gagawad? Opo. Oh. Shout out to kay sa kumpari ko. Ay, si kumpari mo. Si Kabro Ivan. Bro Ivan. Yan. Sana makauwi ka mamaya. Magkaibigan na ba kayo? Mamatali kami magkaibigan, di kami nagkaaway, di kami nagsisigawan. Okay na. So, yung cylinder head, okay na? Ayun na, nakabit na natin yung mga camshaft, cam follower, valve seal, bagong valve spring, valve packet, ay, valve seat, nilagay na niya na bro? Apo. Valve seat, yung mga daladalang pyesa ni kabro, nilagay na. At, shoutout din sa, ano? Sa? Shoutout din doon sa Mabalakat. Oh. Tandaan nyo, pag kami dyan ang pagkawa ng pesto, lahat ng customer pupunta sa amin, pupunta doon sa Mabalakat. We! Oh my God! Wow! Opo. Okay mga bro, so ang ginawa natin dito, palit connecting rod, sigunyal bearing na dalawa, pinareboard din natin dahil maluwang na at may kanto na, kailangan nang ireboardin. Tapos yung mga daladalang ni kabro na pyesa, yung pinakita ko sa inyo, yun ang mga pinalitan natin dito. Magkano lahat gastos mo bro? Hindi yung mabilang dahil masakit sa bulsa pag binilang, no? Lalo na puro original yung pyesa mo kabro. Ayan, so ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo na natin tong makina para mabilis tayo, para hindi tayo video ng video, daldal ng daldal kagaya ni Kagawad, para matapos na natin agad tong motor ni Kabro. Ano naman? Kinuha na po yung supremo. Kinuha na yung supremo? Opo. Opo. Salamat po sa ako muna. Supremo, sana mabawasin na itong mga karakal namin dito. Ayun na namin na may, ayun na namin sana mag-overhaul eh. Kasi namin sana is bulos. Ikaw lang, ako gusto ko pang mag-overhaul kagaya nito. Yan. Okay, pakita namin sa inyo mamaya mga kabro pag nabuo na natin tong makina. Yan. Oops. Okay, nalagay na natin yung kwan mga kabro, cylinder block at cylinder head. So dito tayo dito sa may kwan. Ayun yung butas na yan. Ano bang tawag dito? Ang tawag dito Kagawad, butas? Butas. Ayan, yung butas na yan. Ito yung nakakabit dyan, yung nabili ni kabro. Opo. Yan. So binili din ni kabro to, original. Wow. Yan. Original. Oh, tapos maliit lang to, baka mawala. May spring tong maliit, yan. Yan o. Kagawad, pahinga ng strap, tatlo. Tatlo. Yun. Strap, tatlo. Yun, spring at ito mga kabro. So unahin natin to. Yan. Tatlo. Unahin natin tong ishoot sa butas. Dito yan mga kabro.
Whoop. Spring ba? Oo, spring. Sing. Yan. Unahin natin to bago yung spring. Yun. Sakto. Tapos yung spring, yan, yung spring na to, dito yan. Yun. Yun. So bali yung nasa loob na yan, nakatusok siya doon sa may camshaft natin. Yung parang decompression release niya, nandun sa loob. Yung kadugtong nitong ating camshaft. Okay? So yung bushing or yung nakatusok doon bago yung spring. Okay. So ilalagay na natin ito. Yan. Dito yan. So bali ito na yung pinaka-stopper niyan. Yan. Stopper nung spring. Yan. Yun, yan na yung magdidiin dyan. Yun o. Mag-focus ka naman kasi magpapapalit ka na yata eh. Magpapapalit yata. Pag hinigpitan natin yung dalawang nut, itutulok na niya yung spring. Yan o. Isama, yun. Okay, kita nyo. Lagyan na natin yung dalawang nut. Ah. Yan. Wow. Okay, let's go mga bro. Let's go, ganito. Baka naman. Baka naman, sky ko naman dyan. Kalitayo naman dyan, o. Tawa ni Pwede, okay. A few moments later. Okay, makalipas ang isang oras at 30 minundo at kalahating segundo. Ay na si Kagawad, naglilinis ng cover sa harapan, ayun o. Oh. Okay, so tapos na natin mga bro. Nailagay na natin lahat ng dapat ilagay at ikabit. Bro, na rin muna. Para makauwi ka na rin sa Mabalakat. Ayun o. Oh, mamaya, i-re-check pa natin yung oil pump niya. Yung buga ng langis. Okay. Darin muna natin. Ayun o. Hira ka. Smooth Kagawad. Smooth ba Kagawad? Smooth ba? Smooth. Smooth. Yan. On the bead carb mga kabro. Pwede ba natin i-rev yan? Di tatakbo yan? Matas yung gulong no? Smooth na mga kabro. Ang issue nito dati mga bro, pag pinapatay natin yung switch. Yan. Yan. Ayun, pag pinapatay sa switch, pag pinapatay natin yung makina, may maririnig ka munang kumakalog sa loob ng makina. So ayun yung problema niya, yung sigonyal bearing at connecting rod. Ayun. Start ulit. Yun. Okay na mga bro. Ito ngayon, pagkatapos nyan, i-check natin yung oil dito sa cylinder head kung umakyat ba yung langis. Okay, patayin muna bro. Okay, tanggalin natin ang tornilyo. Ayan, mamasa-masa yung tornilyo natin sa ibabaw. Ayan o, basa ng langis. Check natin yung takip. Ayun o, basa nga mga kabro. Ayan o. Oh. Basa. Sariwang-sariwa kasing sariwa ni Kagawad. Ayan. So, tanggalin ulit natin tapos ibabalik na natin. Ayan. Pia. Yun. So, lililinisan na lang natin yung takip at yung tapet o-ring dito. Tapos, tatakpan na natin. Finish na mga bro. I'm a nerd. Okay. So, maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Ken Kison. Ayan. At kay kabro Joby Kianan. Si Brother Lito Velasco. At si Kagawad, Tupi-Tupi. At siyempre, pinaka-special yung may-ari ng motor, si Kabro Ivan Isaiah Ramos from Mabalakat City, Pangasinan. Ay, Pangasinan! Pampanga! Okay. Ayos na na mga bro. Takpan na lang natin. Tapos na, uwi na si Kabro. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Oh, yan lang ano?